Hello po mga ka-GMAX, ako nga po pala si Kuya Ramil ng GMAX Electronics Hub at ipapakilala po namin ngayon ang bago nating Pensonic Android TV na may sizes na 32, 40, 43, 50, and 55 inches. Ipapakita ko po sa inyo ngayon ang features and specification ng ating bagong Pensonic Android TV. Ang nasa harapan po natin ngayon ay ang ating Pensonic 50 inches na may model FTV 5050 na may resolution na 4K ultra high definition na napakalinaw na po niya lalo na po pag sa mga movie. At mayroon na rin po siyang voice remote control na pwede na kayong mag-command gamit ang inyong boses. YouTube. Okay, YouTube. Ayan po siya. At Android TV na siya, mayroon po siyang Google Play Store na pwede kayong mag-download ng YouTube, Netflix at iba pang mga apps na compatible sa ating Pensonic Android TV. At may Bluetooth na rin siya na pwede nating i-connect sa ating DB Audio Portable Speaker and Amplifier na hindi na po kailangan ng 2-in-1 jack o RCA jack. Ayan po mga ka-GMAX, na-search po niya ang ating PartyBox 218 na ating portable speaker. I-prepare po natin siya. Ayan po. Connected na po siya. I-try po natin sa sound sa ating YouTube. Ayan po. May Dolby Audio na rin po siya para sa mas magandang quality sounds ng ating mga movies. At mayroon na rin po siyang MEMC para naman sa ating mas pinagandang quality ng ating mga videos. Ang kagandahan ng ating Pensonic Android TV ay built-in digital receiver na rin po siya. Yan, punta lang tayo dito sa auto scan. Hanapin natin ang antenna, digital and analog. Ayan, nagsisearch na po siya. At mayroon na rin po siyang Chromecast na pwede sa Windows, Mac, Android, iPhone. At mayroon na rin po siyang screen mirroring na apps na Passcast. Dito po tayo magkoconnect sa ating cellphone. Punta lang po tayo dito sa QR Cast para sa ating mga Android phone. Ayan po. Kailangan nyo pala mag-download ng Passcast na app sa inyong mga phone. At para hindi kayo mahirapan sa pag-connect, gamitin nyo po ang QR Cast. At ang name po ng ating Pensonic Android TV ay R4. Ayan na po siya, connected na po. At pwede rin kayong mag-download ng games na compatible sa ating Pensonic Android TV. Ito po yun. Pwede rin po tayong magkabit ng mouse at keyboard sa ating Pensonic Android TV through USB input. At sa ating namang general settings, makikita nyo po dito ang network and internet, okay mo lang po sa remote. Makikita nyo po yung available na mga wifi. At pwede rin po tayong gumamit ng UTP wired para sa mas stable na connection ng ating internet. Ang susunod naman po ay ang account and sign in. Dito po kayo mag-sign in ng inyong Google account para makapag-download kayo ng mga apps at para magamit nyo rin po ang voice control ng ating remote. Sa apps naman po, dito nyo po makikita ang mga naka-install na mga apps sa ating TV at dito nyo rin pwedeng in-uninstall ang mga apps na din nyo na kailangan. Katulad po nito. BB Racing po natin. I-click po lang natin ang OK. Hanapin natin yung uninstall. I-OK mo lang po siya. Ayan po. Sa device preferences naman po, dito nyo po makikita ang specification ng ating TV. At dito nyo rin po makikita ang iba pang mga settings tulad ng date and time, language, keyboard, storage, at ang ating factory reset. Sa remote and accessories naman po, dito nyo po makikita ang mga available na mga Bluetooth devices para sa ating DB Audio Portable Speaker and Amplifier. Sa input naman, dito nyo po makikita ang TV kapag gagamit kayo ng antenna, HDMI kapag gagamit kayo ng laptop, digital box, DVD player, at kung anumang HDMI output na mayroon kayo. At audio video para sa DVD player, digital box, karaoke player, at mayroon na rin po siyang free na 3-in-1 female RCA. At makikita po natin
ang mga ports ng ating TV sa may bandang likuran katulad ng UTP, antenna, HDMI, headphone, audio-video at syempre ang ating USB port. Try po natin mag-play ng video sa ating USB. Sa media player, dito nyo po makikita ang laman ng ating USB. Punta tayo sa video, makikita nyo rin dito ang mga naka-download sa ating USB. At kung gusto nyo naman baguhin ang kulay ng inyong TV, pindutin nyo lang po ang TV settings ng ating remote. Punta tayo dito sa picture and display, picture adjustment, picture mode, at ito po yung mga preset po niya, standard, dynamic, movie, sports, at personal. Sa personal naman po, dito po kayo pwedeng mag-adjust ng inyong brightness, color, clarity para sa pagtimpla ng kulay ng ating TV. At ganun din po sa sounds. Punta tayo sa sound niya, sound adjustment, sound mode, at ang kanyang mga preset, sports, standard, movie, music, at ang kanyang news. At dito po makikita ang manual ng ating TV sa bandang ilalim. Pindutin mo lang po siya, long press mo lang po para gagana yung gusto mong button. Maraming salamat po, and don't forget to like, share and subscribe and hit the notification bell para sa bago naming mga uploads.